5, 4, 3, 2, 1. Isang napakagandang umaga sa ating magigiliw ng mga estudyante sa grade 11. Ito ang inyong paaralang pantelebisyon sa Filipino mula sa alimang kapital ng Lanao del Norte. Isang karangalan ang makasama namin kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon. Ako po ang inyong lingkod, Binibining Kizeya Ann L. Rosianos ng Lalan National High School. Naway maging aktibo at nakaaaliw ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa ating mag-aaral sa grade 11 sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang Filipino, ito ang ating ikalawang aralin. Bilang pagsisimula sa ating talakayan, ay may mga sitwasyon ako o pahayag na babanggitin at subukan ninyong isiping mabuti kung ano nga ba ang magiging paksa natin ngayon base sa mga binanggit kong pahayag. Handa na ba kayo mga magigiliw kong mag-aaral? Kung gayon ay magsimula na tayo. Ang paksa natin sa araw na ito ay lagi mong ginagamit sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ginagamit mo rin ito pag masaya ka at kahit pag malungkot ka. Isa ito sa mga paraan upang maipaabot mo sa iyong kapwa ang laman ng iyong puso at diwa. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa wika. Ang wika ay isang napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ay behikulo na ginagamit sa pakikipag-usap at pagpaparating ng ating mensahe sa isa't isa. Gamit ang wika ay nagkakaintindihan tayo at naglalahad ng ating mga pananaw, ideya, opinyon, kautusan, tuntunin o impormasyon, gayon din ang mensaheng tumatagos sa ating puso at isipan. Maaaring ito'y pasalitaman o pasulat. Ang salitang Latin na lingua ay nangangahulugang dila at wika o lingwahe. Kalaunan, ito ay naging language na siya na rin ginagamit bilang katumbas ng salitang lingwahe sa wikang Ingles. Marami ding dalubhasa sa wika ang nagbibigay ng iba't ibang pagpapakahulugan sa wika, tulad ng mga babanggitin ko ngayon. Ayon kay Paz, Hernandez at Pineira, 2003, ang wika ay tulay na ginagamit para maipahayag at mangyari ang mga minimithi natin o pangangailangan. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika raw ay mas sistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Samantala, ang siyentipikong si Charles Darwin naman ay naniniwalang ang wika ay hindi likas sapagkat ang bawat wika ay kailangan munang pag-aralan bago ito matutunan. Madalas, hindi na natin gaanong nabibigyang pansin o hindi gaanong napag-iisipan ang kahulugan ng wika sapagkat tila bang likas na sa atin o natural na sa atin ang pagkatuto at paggamit nito sa ating pagpapahayag mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Subalit, marahil ay iyon ang napagtanto na ang wika ay hindi lang basta tunog na nalilikha ng tao. Bagkos, ito'y isang napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Naway naunawaan na ninyo ngayon ang kahulugan at kahalagahan ng wika. Hanggang sa susunod nating leksyon, ito ang inyong guro sa Filipino sa paaralang pantelebisyon, Teacher Kizeya Ann L. Rosianos mula sa Lalan National High School na nag-iiwan ng isang mensaheng, dakila ang sinuman na wika'y siyang sandigan. Ito'y kaluluwa ng lipunan at mananatili magpakailanman.